dito natin sa Bicol, piniling ilunsad ang susunod na yugto ng ating laban. Dito kung saan ako isinilang at lumaki. Kung saan nahubog ang prinsipyo at paniniwala ko, hindi lang ng mga natutuhan sa eskwela, kundi ng harapang pakikitungo, pakikisalamuha sa inyong lahat. Dito ko sa Naga nakilala si Jesse. Dito namin binuo ang aming pamilya. Pero higit sa lahat, dito ko sa Naga nakita na ang luma at bulok na klase ng politika kayang talunin ng matino, mahusay, masipag, at makataong pamamahala. Dito, nagtiwala ang tao sa leader na nakikiisa sa kanya, nakikipila, nakikiramay sa sapalaran, namumuhay ng simple gaya niya. Dito, may tinig ang karaniwang mamamayan. Hindi lang tuwing halalan, kundi sa mismong sistema ng pamahalaan. Dito, ang puwang para sa katiwalian, aktibong pinakikitid ng pakikilahok at bayanihan. Dito natin napakita ang pag-angat makakamtan ng hindi dinadaan sa salapi o sa palakasan, kundi sa sama-samang pagpasya ng landas tungo sa kinabukasan. Kilala natin ang mukha ng luma at bulok na politikang gusto nating wakasan. Sa ganitong politika, hindi laging sapat ang mabuting intensyon. Dahil ang sistema, madalas napapausad lang ng transaksyon sa pagitan ng mga magkakaalyado at magkakasosyo. Ito ang klase ng politika na makikipag-selfie sa'yo, kakantahan ka at sasayawan ka, paminsan aabutan ka pa ng sobre tuwing kampanya. Sa kabila nito, anumang pagkayod mo para palayo, parang palayo pa ng palayo ang mga pangarap mo dahil dito nabubuo ang sentimiento ng marami sa kababayan natin na kahit sino pa ang maupo, mauuwi lang lagi sa pangako ang pagbabago. Kaya nga ang tugon natin, hindi lang pangalan o apelyido ang kailangang palitan. Wakasan ang mismong luma at bulok na politika na ugat ng mga suliraning dumidiin sa Pilipino. Ito ang diwa ng ating laban. Nasa katapatan ang susi ng pagtupad sa layuning ito. At hindi na dapat pinagdedebatehan ang pinuno, lalo na ang pangulo. Dapat laging nagsasabi ng totoo. Dapat sumusunod sa lahat ng patakaran. Dapat walang dudang pinangangalagaan ang kaban ng bayan. Ang pinuno dapat manguna sa pagiging huwaran. Dapat siyang manguna sa pagtatakwil ng palakasan at sa pagsigurong mananagot ang mga manlilinlang sa taong bayan. At
ang mga nagsasamantala sa kapangyarihan. May isa pang ibig sabihin ang katapatan. Ang gobyernong tapat, tumututuo sa kanyang tungkulin sa bayan. Tapat siya sa mismong dahilan kung bakit nilikha ang pamahalaan para sa tao. Ang paninindigang ito, ang pangunahin nating prinsipyo sa pamamahala. Magtatatag tayo ng gobyernong handang makinig sa inyong mga hinaing at gagamitin ang inyong mga karanasan bilang batayan ng kanyang mga hakbang. Isang pamahalaang aalagaan ang kabanang bayan at gagamitin ito para lang sa ikabubuti mo lagi. Isang pamahalaang magmamadaling sumaklolo pag dumaing ka. Makikipagpuyatan para mapaginhawa ka. Lulusong sa baha para iahon ka. Susuotan natin ng tsinelas ang gobyerno. At patatawirin sa mga pilapil papunta sa iyo. Sa ating pamamahala, laylayan ang magiging bagong sentro. Makikita na sa ngayon ang ilan sa mga plano natin sa lennyrobredo.com. Patuloy ang pagpanday natin ng komprehensibong mga pulisiya para sa iba't ibang sektor ng lipunan at isasalamin ng alinman sa mga pulisiyang ito ang ating batayang prinsipyo. Gobyernong tapat, angat buhay lahat. Ibig sabihin, kung ang gobyerno tapat sa tungkulin, tapat sa prinsipyo, tapat sa tao, hindi na dadagdag pa sa pangamba ng may sakit kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital dahil ang lingap, ang gamot, ang lunas sa karamdaman nagagawang abot kamay ng maayos na sistemang pangkalusugan. Panatag ang mga magulang dahil hindi hadlang ang kahirapan para makamtan ng kanilang mga anak ang kaalaman na magagamit sa paghubog ng sariling kapalaran. Hindi na kailangang mabaon sa utang ang mga nawalan ng trabaho sa halip sa komunidad niya mismo. Gobyerno ang magbibigay ng trabaho. Ang mga nagbuhos ng ipon sa maliit na negosyo, makakaasa sa ginhawang dala ng pagsisikap. Dahil gobyerno mismo ang mag-uugnay sa kanila sa merkado. Wala nang katutubong mapipilitang magharang ng katawan sa bulldozer. Dahil makakahugot lang ng likas na yaman mula sa lupa kung may basbas ng komunidad. Ang maralitang tagalungsod, hindi na kailangang magbarikada pag may demolisyon. Dahil sisiguruhin nating matutugunan ang kanilang pangangailangan sa bagong tahanan ng kanilang mga pangarap. Ang mangingisdang umuuwi ng walang huli dahil hinaharang ng dayuhan, ipagtatanggol ng ating pamahalaan na may gamit at benepisyong tumutumbas sa kanilang tapang. Ang mga napipilitang iasa ang kinabukasan sa ginintuang mga kasinungalingan, mamumulat na ang tunay na ginto nasa puso ng bawat Pilipinong handang makipagbayanihan. Ang unang hakbang
sa pangarap nating angat buhay lahat ay ang pagpili ng gobyernong tapat. Alam nating kayang maabot ito. Alam natin kung paanong maaabot ito. Dahil mula pa noong mga panahon na abogado ako para sa mahihirap hanggang sa Kongreso, hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, nakita ko ang naidudulot ng paglilingkod na nakaugat sa katapatan at nakasentro sa laylayan. Pinanday na natin ang plano, matagal nang isinasabuhay ang prinsipyo, at matagal na ring napatunayan ang angat buhay na dala nito. Handa tayong humarap kahit kanino. Pero paano masusukat ang plataporma, ang track record, ang vision sa kinabukasan? Kung ngayon pa lang, nakikita na natin ang pagtangkang iligaw ang diskurso, palayo sa usapin ng ating mga pangarap, habang tumitingkad ang katotohanang handa tayong baklasin ang sistemang matagal nang pinagsasamantalahan ng luma at bulok na klase ng politika. Asahan na rin nating titindi pa ang laban. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Dahil nang tinawag ko kayo, nagisingin ang natutulog pang lakas. Buong-buo ang naging tugon nyo. Tumutulong kayo sa nangangailangan. Pinapakain ang nagugutom. Nagbibigay lingap sa nasalanta at may sakit. Nakinig sa kwento ng bawat Pilipinong dumadaing at naghahanap ng kasangga sa kanilang mga suliranin. Panatag ang loob ko. Dahil nakikita kong magkakahanay ang paniniwala nating mga Pilipino. Magkakarugtong ang diwa ng mga Pilipino. Iisa ang ritmo ng dangal natin kapag may kababayang nagwawagi sa paligsahan o anumang entablado. Nagbabayanihan tayo sa harap ng anumang krisis o sakuna, nag-aambagan para tumulong sa nangangailangan. Sa anumang sapalaran, hindi natin iniiwan ang isa't isa. At habang namumulat tayong may landas tungo sa mga pangarap natin, tiyak kong aakayin natin ang isa't isa tungo sa katuparan ng mga ito. Buong-buo ang tiwala ko sa bawat Pilipino. Tiwala ako sa tibay, sa husay ng bawat isa sa atin, sa liwanag ng ating kalooban, sa pag-asa at katotohanang magbibigkis sa ating bayan. Katapatang mag-aangat sa buhay ng lahat. Katotohanang tatagos sa bawat puso, sa bawat sulok ng bansa. Pag-asa, pakikiisa, pagkakaisa. Dito tayo tataya. Dito tayo tumitindig. Kaya ihanda na natin ang ating mga bisig. Dahil tinitiyak ko, walang kayang tumumbas sa pinagbigkis nating lakas. Kaya, tara na. Ipanalo na natin ito. Yeah!
Let's cheer loud and proud for Lenny Robledo. Are you ready? Let's cheer! Gobyernong kapatanan, buhay lahat! Gobyernong kapatanan, buhay lahat! Gobyernong kapatanan, buhay lahat!